Hi again! Okay, so this is Freda. Welcome back sa maliit kong channel again. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Bago ang lahat ay shout out ko muna si Kuya Val Santos Matubang, syempre ang ating Kalingap father, and of course Ma'am Edna Matubang, and of course Rab, Kalingap Rab. So ayan, and of course sa lahat-lahat ng mga Kalingap partners sa buong mundo. Okay, so hindi ko na kayo maisa-isa dahil napakarami, mahaba, maiksi lang daw ang aking intro. So for our video today, ito yung ang ating tutulungan ay isang matanda taga Angeles, Pampanga. Nakatira siya ng how many years doon sa maliit niyang bahay na nakaupo lang siya matulog pag umuulan. I don't know, ganun ang istorya niya. Makikita niyo naman sa video. And then napag-isa namin ang ng aking team, ng aking leader diyan, na kami po ay may team sa Pampanga na sana na aming iupa ng apartment or bahay lang. Maliit lang yung para sa kanya mag-isa, para siya naman ay makatulog po nang diretso na, kasi matagal na panahon na hindi siya natutulog. At least doon mapupuntahan na namin siya nang maayos na siya, na nakaupo na at na makakahiga na siya ng straight. Okay, so ayan, may tanning na po yung buhay niya, so we try to to give him pakainin ng masasarap, patikim sa kanya kung ano man yung hindi niya natikman sa kanyang buhay na napakahabang panahon. Siya po ay dati daw ay naging extra-extra din ni Fernando po, at yun, mga ganun. At napakagaling din niyang gumuhit, pero the problem is matanda niya kasi nga ngayon, nanginginig na yung kamay, kaya baka hindi na niya kaya yun. So ito po, panoorin natin ang ating vlog from Angeles, Pampanga, ang ating galing sa aking team, ang aming vlog dyan. At ayan, panoorin nyo muna, i-upload namin sa aking small channel. Ayan po, i-upload po na aking editor na si BJ. So, welcome, panoorin po natin. Good afternoon mga kaibigan, mga kalingap. Nandito kami ulit ngayon sa SM at ang pakay namin kay Tatay Ernesto upang pakainin siya ng masarap na lunch break, no? Tapos maghahanap kami ng matutuluyan niyang bahay. So maraming salamat doon sa nag-sponsor dito kay Freda Charity Vlog. So nagpaabot ng 1,000 si Lenny Vlogs at saka si Ate Frida naman, yung commitment niya sa pagtulong dito sa ating mga charity vlog. So i-subscribe po natin yung kanilang mga channel, nandiyan po sa description sa ibaba. Okay, so ngayon guys, na silip namin si Tatay Ernesto, nandoon, natutulog na naman siya sa dating gawi. So parati siyang pumupunta dito kasi mas malamig kasi dito guys kesa doon sa tinutulugan niya, no, doon sa Angeles City. Dito sa SM kasi malamig dito, kaya dito siya naglalagi. Eto na guys, pupuntahan natin si Tatay Ernesto at nandoon na naman siya sa kanyang pwesto. Kaya kakausapin natin siya. Ayan, nandito na naman si Tatay, oh. Ako sa Tay. Wapin eh, ali, tamang-tama lang yan, nandito kayo. At least kahit pa paano, mas malamig dito kaysa doon sa pwesto nyo doon, di ba? Mas malamig dito. So, kumusta naman po? Ayos na. Ayos na. So, yung ano ninyo, itong sa inyong gulong, kumusta naman? Ayos na. Ayos naman siya. Ngayon lang kami nakabalik ulit kasi ngayon lang nagpadala ng sponsor yung ating magpapahanap ng bahay, si Frida Charity Vlog. 'Di ba nagbigay siya ng 500 sa inyo nung nakaraan? Ngayon nagpadala naman siya para makahanap tayo ng bahay na matitirahan mo, no? Pero bago 'yung kumain ka na ba? Opo.
Saan po, anong pong kinain ninyo ngayon? Doon sa Angeles pa kayo kumain? Anong oras na po yon? Alas 12. Alas 12. So ibig sabihin, nung kanina sa Angeles tapos nagbiyahe po kayo, mainit? Hindi naman. Saan kayo dumadaan? Dito rin o yung daanan dito? Sumisilong ako sa mga ilalim ng alaman. So sa ilalim. Pero sa umaga, anong oras kayo pumupunta rito sa umaga? Umalis po doon? Oo, umalis doon. Yun, pagka pananghali po. Pananghali, oo. Oh. Tapos pero umaga doon kayo kanina, no? Oo. Oh, sige. Pero gusto niyo pong kumain ulit? Kakain tayo sa loob? Ayun, busog ako. Ha? Busog ako. Busog kayo. Ano pong gusto ninyong gawin? Kasi ang gagawin natin na ngayon, papakainin sana namin kayo, kumain na pala kayo eh. Pero hindi, bibili kami ng ano, para pang take out ninyo, tapos hahanap kami sa Angeles City ng matitirahan ninyo, no? Doon mas malapit. Ayan, Tay, ang gagawin natin, papasok tayo sa loob, tapos magkakape-kape tayo. Gusto bang uminom ng kape? Coffee? Ano, Tay? Okay lang ba sa'yo uminom ng kape? Siyempre. Oh, yun. Ang ganda ng ngiti ni Tatay. Oh. Painumin natin ng masarap na kape si Tatay. Tapos makikipagkwentuhan tayo sa kanya sa loob. Kukunin ko lang. Nagpaalam na po ako doon sa loob. Pwede naman. Kaya dito tayo dyan sa may kapihan lang. Napakalapit lang dito lang. Sa Bukana lang, no? Ito guys, nakahingi na kami ng permission para mag-conduct ng interview dito kay Tatay Ernesto sa loob ng mall. Ayan. Thank you po sa SM sa pagbibigay ng permission para ma-interview si Tatay sa loob ng mall. Yung naka-slice. Yun ba? Ah, ito. Ito po. O, sige. Yan na lang daw po yung gusto ni Tatay. Ayan. Anong gusto mo? Coffee o kape? Tubig? Malamig? Tubig ako malamig. Coffee na lang, no? Para makahigop ka ng mainit, no? Sige. O, sige. Coffee daw po. Ah, coffee na lang daw po. Thank you po dito sa pinakamabait na ano pangalan nitong store? Ayan. Ah, ito po yung store nila sa Auntie's Ann. Ayan, sa coffee. Dito po kami mag-i-interview ngayon dahil pinahintulutan po tayo ng SM. At saka, itong si Tatay ay kakailanganin po natin ma-interview para sa kanyang mabait na sponsor na taga US. Ah, magbabago na yung buhay ni Tatay nito, oh. Thank you.
Kung hindi nyo maano, pwede natin yung i-take out, no? Ito pa yung isang nuggets ito. Meron ba yata pa libre si ate ng nuggets, o? Ano pa gusto nyo kayo? Parang magbimirienda lang po muna tayo dito. Yan yung nuggets. Hindi, sige po. Hindi, sa inyo yan. Kape lang sa akin. Kape lang, ipapatake out doon sa'yo. Kung hindi mo mauubos, papatake out natin. Yan. Ayan, interviewin po natin si Tatay Ernesto. Gusto pong malaman ni Ate Frida, Charity Vlog, yung magiging sponsor mo. Ano ba talaga yung naging istorya ng buhay mo? At saka, ano po yung gusto ninyong mangyari? Ano po yung mga wish, no? Yung mga pangarap ninyo sa buhay? At baka masakatuparan ng inyong sponsors, at si Frida, Charity Vlog. Baka atras yung sponsor ko kung iaano ko yung talagang buhay ko. Sige po, sabihin niyo po kasi yan yung gusto namin malaman. Kung ano ba talaga yung nangyari sa inyo, Tay. At para meron tayong istorya sa buhay ninyo. Kasi hindi namin talaga alam kung anong nangyari sa inyo. Sige po, ano po bang nangyari dito sa inyong ano, sa inyong paa at sa kalagayan ninyo sa physical ngayon para malalaman ni sponsor ninyo kung ano yung pwedeng itulong sa inyo na medical. Pagkasiya lang po ito. Ah, okay. Ano po yan, Tay? Na polio po ba? Polio, no? Hindi po. Ano po yung nangyari? Nakabuntis pa ako sa nanay ko. Okay. Nakainom daw po ng gamot. Ah, nakainom ng gamot yung nanay po ninyo. Kaya, yan po. Pero hindi ba kayo na-injectionan sa polio, ganun? Ayun, na-injectionan na po ako. Na-injectionan po kayo. Pero yan po, ano yan sa backbone ninyo, sa likuran? Opo. Tapos, mga ilang taon po kayo nung nagkaganyan? Simulang bata pa po? Hindi ko pa po alam. Oo, oh, ibig sabihin, nasa sapo, sinapo po? Pagkasilang nga po. Pagkasilang. Okay. Ngayon, Tay, ganito. Marami kaming plano sa'yo. Tsaka painter ka pala. Kami po ay grupo ng mga painter din, yung asawa ko, si Miss Kay. Grupo yan ng mga painter dito sa Angeles City. Kung gusto nyo pong yumaman, at bibilihan namin kayo ng magagandang brush, mga ink, kaya nyo pa bang magpainting? Kompleto po. Kompleto, si tatay pala sa pangpipainting. Bibigyan kita ng posisyon, Tay. Ibig sabihin, bibigyan kita ng lokasyon. Tahimik, malamig, walang tao. Bibigyan kita ng canvas na malaki. Siguro mga 1 meter by 2 meter. Ano po kaya yung pwede ninyong ipainting doon? Eh, may painting po akong malaki sa gallery ng Luneta. Gallery ng Luneta? Opo. Hmm. Ang painting ko doon. Ganyan siguro kalaki. Uy, ganun daw kalaki, oh. Grabe, ang laki. Ang painting ko po doon, yung espolaryum. Espolaryum pa yung pinainting ninyo. Ang galing, no? Nadito lang pala nagpainting ng espolaryum doon sa ano? Si tatay pala yung naggumawa noon. Eh, nakalabang ko po yung pinakasikat na pintor dito sa Pilipinas, eh. Uy naman, Panginoong. Kilala po ninyo siya, si Bueba. Si Bueba, yung pong nagpipinta ng ano, yung antag dito, paintbrush, yung ginagamit niya. Di ba yun yung sikat ngayon? Hindi po, kasi kaya nila ako pinatalo dahil siya ay meron na siyang sinasabi sa pagpipainting. Oh, dahil kayo naman? Ako, baguhan lang. Baguhan, ganun. Pero yung painting namin, talo siya sa ganda. Pagkaarap kami. Oh. Kinukuha po niya ako, magtrabaho sa kanya. Pagkatapos, kung magtatrabaho ako, siya ang pipirma sa painting ko. Kaya po hindi ako pumayag. Okay. Ganito, Tay. Marami pong painter dito. I-re-register kita sa Painter Association or Painting Association dito sa Pampanga. Kasama po kami doon. Membro po kami ng misis ko. Ngayon, kung gusto nyo po, para magkaroon din kayo ng pinagkakakitaan, bibilihan namin kayo ng canvas at saka mga kakailangan nyo sa pagpipainting.
magpe-painting lang kayo at kami ang magbebenta nun, sa inyo po namin ibibigay yung kikitain ninyo sa pagpe-painting. Kung papayag po kayo sa ganun. Diba? Hahanap namin kayo ng bahay, diba? Okay. Sa bahay na yon, magpapalagay tayo ng malaking space para may ilalagay natin doon kung gusto ninyong mag-painting ulit. Lahat ng mga matatapos ninyong painting, ipapalabas natin sa mga ano, sa mga show or antag dito, yung exhibit. Exhibit, oo, dito. Alam niyo po ba, kami rin ay nag-exhibit ng mga painting namin, kaya lang hindi po kami marunong mag-painting. Ano yung pangalan ng inaanin? Dito po sa Kapampangan, ano po, Gamat Kapampangan, at saka yung Panipunan. Yun po yung dalawang sinalihan naming grupo. Siguro po, kilala niyo yan dahil painter din kayo. Ngayon, kung maaari, papakilala namin kayo sa presidente, ano po, para maisali po kayo. Kasi meron po mga benepisyo doon. Tutulungan po namin kayo paunti-unti hanggang sa makuha nyo po yung konting ginhawa sa inyong buhay. Ano po? Yung pong painting ninyo na inahabol ninyo na yan, huwag nyo po munang pansinin. Kami na po yung magtatrabaho dyan. Ano po eh, ito po yung masasabi ko eh. Nag-iba na po yung isip ko eh. Nag-iba na yung isip ni tatay. Ano po na po? Nangyari na yun eh. Opo. Yun lang pong frame, 6,000 na. Uy, frame pa lang. Double. Double frame, no? Pinasadya ko talaga. Painter pala si tatay, no? Grabe. Sipin mo yun? Mga pinapainting ko po, nasa Lion Bridge. Nasa Lion Bridge pa yung inyong mga painting. Yung mga painting ko. Yung mga painting ninyo. Isi-search ko ngayon, tingnan na nasa Lion Bridge daw. Saan po yun? Bambansa po. Ah, sa Bamban. Ibang bansa. Ah, sa ibang bansa. Pambihira, ibig sabihin nakakarating na pala ng ibang bansa yung painting. Nag-painting po ako sa Clark eh. Ibig sabihin may... Sa susunod, guys, mga kalingap, sa papasampulan natin, bibili tayo ng medyo maliit lang na canvas. Papapinting tayo kay tatay yung pagmumukha ni Kalingap Bili. Tingnan natin ko. Baka sakali yung maibenta natin ito sa online at kumita si tatay. Huwag kayong mag-alala tayo. So at least alam na po namin yan. Sa painter pala kayo at inborn na pala itong ano ninyo, no, yung kalagayan ni tatay. Gusto po sana para matayimik na naman yung kaisipan ko. Gusto ko sana tapusin ko muna yung problema ko doon. Sige po, tatapusin natin yun. Huwag kayong mag-alala. So, yan po yung unang parte. Part 1 pa lang ni tatay, ha? Part 1 pa lang ng pagkukwento ng buhay ni tatay. Napaka-colorful pala ng buhay ni tatay. Painter pala siya. Pero dahil mga lumipas na yan at matanda na rin si tatay, so kailangan na rin po natin siyang tulungan. Ngayon tayo, ang gagawin namin, nagpadala ng pera si Freda, Charity Vlog, para makahanap tayo ng bahay kung saan kayo titira. Sisikapin namin na medyo maluwag yung sa inyong pagtitirahan para makagalaw-galaw kayo doon, no? So yun po yung target namin. Tapos hahanap kami ng maaano ninyo, matitirahan ninyo. Iikot kami doon sa likuran. Iikot kami doon sa likuran ng ano, ng area ninyo doon para makahanap tayo ng bahay. Kasi magtatag-ulan na niyan, 'di ba? Magtatag-ulan na. Ayun guys, no, pag meriendahin muna natin si tatay. Part 1 pa lang 'yan, guys, ng istorya ni tatay sa kanyang buhay. Sige po, merienda po muna, patayin ko na ito. Ayan. Iyon, ang pogi ni tatay. Isa pa. Isa pa, ayan.